Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Oh, ito naman, isang lalaki na mula ho sa Isabela, malayo nito ha, ang humingo po ng suklolo sa Quilos Pronto noong 17 po ng buwan ng Oktubre. Ang kanya po kasing hearing aid na binili sa Manila Hearing Aid, 2 taon na po ang nakalipas, ay hindi daw ho to gumagana. Mm-hmm. At sinisingil pa daw ho siya ng 9,000 piso. Naku po, wala na nga ho siyang pera. Eh. Bumiyahe pa papunta ho from Isabela. Naku, kahit na pasok naman po to sa warranty. Balikan po natin ang kanya pong hinaing. Okay, kasama po natin ngayon sa Quilos Pronto si Gilbert Valdez para humingi po ng tulong hinggil sa binili niyang hearing aid. Brand new daw nang mabili niya ito sa halagang 42,500 pesos. Pero matapos ang 3 buwan, agad itong nagkaroon ng diferensya. Under warranty pa raw ito ng isoli niya, pero ngayon pinagbabayad daw siya. Ano po bang nangyari? Alamin po natin kay Ginoong Gilbert Valdez. Magandang gabi, Kuya. Naririnig niyo po ba ako? Okay naman, okay. So ano po bang problema ng inyo pong tainga? Bakit po kinailangan niyo mag-hearing aid? Kasi po yung tainga ko po umuugong. May ugong po kasi malakas. Matining. Oo, matining na matining po. So kinailangan nyo ng hearing aid, bumili kayo ng 42,500 worth na hearing aid para huminto yung ugong? Hindi po. Hindi naman para huminto, para po ma-distract po yung ugong dun sa loob ng tenga. Okay. Okay. Eh, so nasira yung hearing aid nyo nung suot-suot nyo nung natutulog kayo? Nabiyak? Kasi po, gabi-gabi ko pong sinusuot yan para kan. Eh, siyempre siguro sa mga panagdaan siguro mga gabi-gabi na sinusuot ko yun, eh, kinawagan, nakita ko lang na napigtas. Nung walang dala ko, kasi meron pong isang babae na yon na nag-interview sa akin, ay, sabi niya, pasok yan sa akin, warranty, so warranty. Sabi niya. Pero hindi naman pala pasok kasi pinagbayad pa kayo ng... Hindi pa po. Ano? Nung sabing pasok po, sabi niya, nung dumating po yung pinikol, nung pinaka-head nila, ay, hindi pwede yan kasi tinignan niya, parang nagunting daw. Eh, sabi ko, ba't ko naman gumultigin yan, ma'am? Eh, napakamahal eh, talagang gamit ko yan, sabi ko. Oo. Yan ang sinabi ko sa kanya. Okay, mag-alala. Quilos Pronto po nating tatawagan o tinawagan na po si Lizelle Chin, ang audiologist, clinic manager ng pinagbinhan ng hearing aid doon po sa Manila Hearing Aid. Magandang gabi po, Miss Lizelle. Hello, good evening po. Magandang gabi, Apo. Opo, paano po natin matutulungan tong si Kuya Gilbert? Masasabi lang natin, ma'am, kasi matagal naman ang naaprobahan. After nung nagreklamo naman siya, pinadal agad na, ng... concern na tao yung reklamo niya na gusto niya ma-under warranty. So, Miss Lizelle... Pinaprobahan po kagad dyan, ma'am, nakalood naman dito. Okay. Okay, pwede po pumunta siya ngayong gabi dyan, Ma'am Lizelle? Opo, binili na po natin ayun sa magamit na kanya. Hanggang anong oras pwede pumunta dyan si Kuya Gilbert? Sabi, mamintayin natin siya hanggang 8. Ayan ha, maapat na mas ko yan. Paririnig natin. Salamat po, ano marami. Mas maayos. Maraming salamat kay Ms. Lizelle Chin, audiologist po at clinic manager ng Manila Hearing Aid. O ito, kinagabihan din po ng araw na amin po nakausap po itong pong pamunuan po ng Manila Hearing Aid. Sinamahan po ng Quilos Pronto team itong si Mang Gilbert Valdez at libre po niya nakuha ang kanya pong hearing aid. Ayos. Tandang-tanda ko yan, Lex. Yeah. At nakita ko, ito yung pinakamabilis. Yun. Dahil gabi nung na-era. Nakausap natin siya. Gabi rin. Yeah. Okay. Dung gabi rin yun. Yeah. Okay. Thank you.